Pagdating nga sa listahan ng all-time NBA players, mga idola, sa tingin ko tayong mga NBA fans ay may kanya-kanyang listahan, may sari-sariling opinion, at hindi na nga rin iba dyan ang mga NBA players. Ito nga si Patrick Beverly, isang example, dahil sa tingin niya nga itong si LeBron James pati na rin si Stephen Curry ay dikitan lang pagdating sa all-time list. Sa tingin niya, one of the greats na rin itong si Stephen Curry. Dahil nga raw, mga idol, binago niya ang laro ng basketball, kagaya na lang ng pagbabago din ni LeBron James pagdating sa mga big men na kayang maging point guard. Para nga kay Patrick Beverly, mga idol, etong si Stephen Curry ay top 5 players of all time na dahil sa kanyang achievement, sa kanyang mga ginawa at pati na rin sa kanyang impluensya. Yan nga, mga idol, ang opinion ni Patrick Beverly. Pero nga, mga idol, hindi natin maiiwasan na mga NBA fans ay hindi sumang-ayon dito. Sabi nga nila, mga idol, na itong araw si Stephen Curry ay wala pa sa top 10 players of all time. Maybe top 15 nga daw. Pero mga idol, kung kayo nga ang tatanungin, sa tingin nyo ba itong si Stephen Curry ay kadikit lang ni LeBron James sa all-time list? Or sa tingin nyo, malayo-layo pa ang hahabulin ito ni Steph para nga madikitan itong si LeBron James? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ay pag-uusapan natin ang dream target, dream player na itong Miami Heat. Sabi nga ng reporter, mga idol, na ito nga daw si Brad Beal ang dream target na itong Miami Heat para sa next year. Pero kinakailangan nga nila, mga idol, na ibigay ang kanilang 6 man of the year na si Tyler Hero para nga makuha nila itong si Brad Beal. At obviously, mga idol, may mga Heat fans na hindi nga sasang-ayon dito sa idea na ito. Parang si Bradley Beal lang din naman daw itong si Tyler Hero. Mas bata nga lang at mas inexperienced. Pero kapag kinip nga daw na itong Miami itong si Hero at pati na rin kanilang dinevelop ay magiging mas better pa nga daw itong si Hero kesa ngayon kay Bradley Beal. Pero anyways, mga idol, para na nga sa ating next balita. Cleveland Cavaliers looking to improve ngayong offseason. Balita nga na magkakaroon daw sila ng interest dito kay Mike Conley kung sakaling maging available ang Utah Jazz sa kanyang pag-trade. Bali-balita na nga, mga idol, nung nakaraan na baka i-overhaul na nga daw ng team ng Utah Jazz ang kanilang roster. Ibig sabihin, ititrade na nila ang kanilang mga pieces dahil obviously hindi nga ito gumagana. At kung gawin nga yan sakali ng team ng Jazz, nandyan ang Cavaliers, mga idol, para nga saluhin itong si Mike Conley sa kanila. At kung maging successful man sila, mga idol, sa pagkuha dito kay Conley ay napakalaking tulong niyan. Very experienced player, mga idol, pagdating sa playoffs. Doon pa naman ang pinapangarap ngayon ng Cleveland Cavaliers. Kaya naman siguradong magiging magandang addition, mga idol, itong si Mike Conley sa team ng Cavaliers next year. At para na nga sa ating panghuling balita, mga idol, pag-usapan natin kaya naman pala nanalo itong team ng Golden State Warriors ngayong Game 5 against sa Dallas Mavericks. Dahil alam nyo ba, mga idol, ang team na lamang ng Golden State Warriors ang natitirang NBA team na hindi pa nga natatalo sa kanilang home court ngayong 2022 playoffs. 9-0 nga, mga idol, ang kanilang record. 1% ang kanilang percentage dyan. Kapag naglaro ka sa bahay ng Golden State, mga idol, wala kang tsansa na manalo. Yan ang pinatunayan ng statistics nito ngayong playoffs. 9 wins and 0 losses. Kung sino mang pumasok na NBA team sa bahay ng Golden State, mga idol, ay kanilang ang tinatalo. At pinatunayan na naman nila yan ngayong araw, mga idol. Tinalo nga nila sa elimination game nila itong team ng Dallas Mavericks. At ayan nga, mga idol, ang very interesting na ating aabangan sa NBA Finals. Magpapatuloy ba itong streak ng Golden State Warriors, mga idol, bilang undefeated sa kanilang home court ngayong 2022 playoffs or mababahiran nga ito ng talo sa NBA Finals? Pero anyways, mga idol, yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!